Patrice medyo ngayong araw na to ay nagliligi po ako sa aming dadalhin papuntang resort dahil mag-outing po kami kasama po yung amo namin, mga katrabaho ko. So ayan po yung mga box-box na yan, mga grocery. So kasama ko na din ang baby hardship ko sa pagliligo. So ngayong araw na to ay nag-ready na po ako dahil after po ng work namin mga 4 PM ay magbabiyahe na po kami papuntang La Union. So ayan na po, nag-ready po ako sa lulutuin namin para pagdating po sa pupuntahan namin sa resort. Hindi na po namin magluluto pagdating doon dahil maabutan po kami ng gabi. Siguro 2 oras po yung biyahe. Baguio to La Union, yung papuntahan namin na resort. So ayan, nire-ready ko na siya, lulutuin ko na po. Adobo po yung lulutuin ko, hinalo ko na po yung baboy tsaka yung manok. Ayun guys, pinakuluan ko na po yung baboy dahil gusto ko po malambot na malambot po siya pag binumuya mo siya, diba? So, ayan, kulang-kulo na po yung baboy. So guys, nag-abang na kami na aming sasakyan. So inaantay na po namin yung van na sasakyan namin at ang tagal po, dumating po 5:23 na po siya, hindi po siya pumunta ng 4 o'clock. Yung iba namin kasamahan, sinundo pa po namin doon sa kabilang pwesto. So kami naman ni Hershey, magka-transfer po kami doon sa kabilang sasakyan, doon sa sasakyan ng boss ko. Doon kami sasakay dahil yung mga nakasakay doon sa van ay puro, sa mga van, puro mga lalaki. So ayun na nga guys. So papunta na kami ngayon sa La Union, sa Balahay Resort. So let's go guys, samahan niyo po kami sa aming paglalakbay. So ayun na nga guys, nagabihan na kami sa biyahe. Yung iba namin mga kasamahan, mga boys, ang nauna na po sila dun sa resort. Kami po ay nahuli dahil mabagal lang po yung takbo ng sasakyan namin. Mas maganda po kasi ang mabagal yung takbo kaysa mabilis yung takbo. Makakarating din tayo sa pupuntahan natin. So ayan na, malapit na din po kami dito sa resort na pupuntahan namin. So ayan na nga guys, nakarating na din kami sa pupuntahan namin dito na resort. Ito po ay 45 Pension Balahay Resort dito sa La Union. So ang ganda po nito nito dahil may swimming pool siya, may katabi po niya yung dagat. So ayan po yung mga kasamahan ko, dito na po sila, nakarating na po sila dito. So let's go guys, ipashare ko kayo dito sa aking resort, charot. Ayan po, pasyal-pasyal po na tayo dito sa resort na to. Ikot-ikot muna tayo. Yung mga pagkain. So, ayun guys, pupunta tayo dun sa
kabila, mayroon din po siyang swimming pool. Mas malaki din sa kabila kaysa dito sa pagpuntahan namin. Okay. Ayan yung mga kasamahan ko. Tapos ayan yung mga bata na nahihigo na po sila. Siya at hindi niya alam na ang babaw lang pala itong
dito sa pool na to. Oh, ayan, tingnan niyo, katangahan lang. Oh, di ba? Inahaktog lang ako nito, guys. Sobrang may patalong-talong ka pa. Ko nasugat siya, kinabukasan, nagkapasa. Oh, kinorin na kagabi. Kasi malalim yung tubig dito sa pool na to. Ang babaw lang pala, Diyos ko naman. Sinabi ko sa'yo, mababa lang yan, pakatalon-talon mo. Sobrang katangahan mo, Day. Ayan, nagasgas yung tuhod mo. O, diba? O, anong ka dyan? Iyakan na yan. O, diba? Ang bait ng boyfriend ko. Kinatawanan pa niya ako. O, masakit na nga yung tuhod ko. Tatawanan ka pa. Luna niya yung tuhod niya. Puk! O, sige, Dong. Tumawa ka pa. Gusto mo yan, eh. Sige. Okay lang, tawanan mo ako. Kunwari, wala akong naramdaman na masakit. Pero masakit na po yan. Ginaya ko lang. Nakaya ko nga yung nasaktan ako. Yan pa kaya yung sugat sa tuhod na yan? Ang kunti lang? Oh, di ba napahugot mo si Inday? Sana, oh. Minsan lang yan humugot si Inday. O, yan, naglalaro. No? Kunwari na naglalaro si Inday para hindi ako tawanan sa mga kasama ko. Ayan. Di ba, patalon-talon na si Inday. Pero masakit na yan ang tuhod na yan. Guys, bye.